Hi guys, good afternoon. Nandito ako ngayon sa salon sa MVDP kasi ipapagawa ko yung hair ko. Nakita nyo medyo nag-yellowish na siya, so gagawin ko siyang ash blonde. Okay, that's fine. Okay, let's go! Ayan. Wala actually si Marvin, yung may-ari nito. Siya yung gumawa sa akin last time. Pero, andito yung assistant niya. Siya yung gagawa. Nagaling na rin ako dito dati. Siya yung gumawa ng pangbo ko. Kasi diba last time, sabi ko sa iyo, yun na paano timbo ko. Kasi pinagawa ko lang sa mga kutsu-kutsu. So, nung pinagawa ko sa kanya, happy naman ako. Ang ganda ng hair. Hindi siya nakalbo. Tapos, na-cure din or na-arrest din niya yung dandruff ko. So, magsa-start na kami. Hindi naman ito masyado matagal kasi hindi ko na kailangan mag-bleed. So, I'll be back, guys. Anong tawag dito yun? Clarify. Ayan, clarify. Para saan yun? Para kay mami. Ay, taray ni mother yun. So, yung ano, mami yun. Yeah, stylist dito. So, kailangan daw ng clarifying para dumikit yung kulay na ilalagay. So, kung nyo makita niya, guys, yung hair ko sa gilid, nag-darken na, black na siya kasi tumubo na. Pinapakalbo ko talaga yung action. Hindi naman kalbo, parang mga number one, ganon. So, hindi ko talaga siya ini-include sa kulay na, let's say, magpapa-bleach ako or magpapa-platinum or whatever. Kasi, pinapagupitan ko rin na. Ang bilis lang, wala pa akong 2 minutes. Nag-shampoo lang tayo and then start na tayo. Siya yung kailangan na i-bleach or yung i-wash out talaga. Kaya nung nagpakulay ako nung una, di ba doon sa unang video na dinlog ko, sobrang nahirapan ako kasi unang-una, hindi ko siya talaga pwedeng paliguan everyday. So imagine, hindi ako sanay nang hindi naliligo everyday. So I had to. But obviously, naliligo naman ako nakatawa. Pero hindi ko talaga hindi ko hinugasan yung buhok ko ng I do that once or every 2 days. Kasi napapansin ko pag lugasan mo siya na madalas, ano siya, nawawala yung kulay agad, nag-yellow. At saka kailangan alaga talaga siya ng purple shampoo. Although yung ginagamit kong purple shampoo, nagkaroon ako ng dandruff. Hindi siya hiyang. Hindi rin naman ako makagamit ng anti-dandruff shampoo kasi masyado siya nagda-dry. So sobrang hirap ako. Kasi ayokong i-compromise yung kulay na magkaroon siya ng mga yellow tone. So, again, i-flash ko sa baba yung isa kong video nang ginamit ko yung maliit na yun na parang bote. Papakita ko sa inyo. Ayan, yan, ito yun. Hinahalo lang siya sa shampoo. Tapos, yun na. Yun na isa shampoo, may everyday yung purple shampoo. And nawala talaga yung mga dandruff ko. Pero hindi ko lang alam mo yung kung bumalik kasi parang stress yata ako. Medyo malapit nang matapos. And then, hindi na pala yan, ngayon ko lang nalaman yun, hindi na pala lalagyan ng foil yan. Although last time, nilagyan yan kasi hindi naman na kailangan i-heat ng sobra. So, yung pala yung perp. Ginagawa sa buhok nila yung Constantino at nila kasi Tandingan. Parang dry din ba yung buhok nila? Yung iba kasi extension lang yun. Ay, ganun? Uwe, yung kay Casey? Alam mo, totoong buhok mo ganun. Extension, pero totoong buhok din. Human hair din. Okay,
kutsusero pala sila, mga kapo. Sinete nila tayo. Sinacharot nila tayo, my God! All along, I thought, totoo yun. Kasi nama-amaze ako, ba't ang ganda ng texture. Hindi naman pala totoo yun, diba? Kasi grabe pa naman si Casey, diba? Magpalit ng kulay. Minsan pink, biglang giging green, ganyan. Book nila yun, hindi saan silang sinara yun. Actually, natok ako. Nakaka-relax naman yung init niya. Ang inaantok tuloy ako pag ganito. Parang feeling ko minamasala yung buhay. Kaya ano nilagay mo? Ha? Ano nilagay mo ngayon? Air mask. Para saan yan? Ano mas yung bling ko? Parang di ba dry? Sabi ni Mark, para di ba mo. Okay, so katatapos lang natin maglagay ng tawag dito. Ano ba ulit tawag dito? Hair mask. So sabi, para daw malaki yung color ng buhok. Although, makikita niya medyo dark siya na parang blue. Pero last time kasi, di ba ganun din yung ginawa ko. So, like, after how many days, dun lang siya nag-lighten. Finished product, tapos na ako magpakulay. It didn't take me more than 2 hours, so mabilis na mabilis lang. So right now, pupunta ako ng Robinson's Galleria para magpapapet. I'll see you guys there. Alright, so palis tayo ngayon. Pupunta tayo ng Robinson's Metro East kasi yung nagkulay sa akin, you know, that's very, very usual, no? Pag yung mga gano'n na talagang sanay sila sa parlor, they're really very good pagdating sa mga hair colors and other, yung pag anything that has to do with designs or yung mga, ano bang tawag dyan, parang yung art, okay? Pero pagdating sa mga barbers, hindi sila masyado marunong. So, ayoko naman mag-take ng risk kasi baka mamaya hindi niya makuha yung gusto kong gupit. So, patakbo tayo sa Santa Lucia or Robinson's para magpa-barbers. Titignan natin kung mayroong Brunos doon. Kung wala, maghanap na lang siguro tayo ng ibang barbers. So, samahan nyo. Alright, so on the way na tayo sa may Robinson's Metro East. It's just that medyo nata-traffic tayo ngayon. It's very unusual on a Saturday na maging traffic dito. So, puro dahil umuulan. Pero it's just going to be like 2 or 5 minutes away from my apartment lang naman. So, tsaga-tsaga na lang. So, nasito na tayo sa Robinson's Metro East. And currently, naghahanap tayo ng pwedeng puntahan para sa barbers. Kailangan ko magpa-barbers ng buhok. So, naghahanap ako dito sa Robinson's Metro East. Tingnan natin, mukhang sa baba meron eh. So hopefully meron tayong mahanap dito kasi hindi ko na kayang tumakbo kung papuntang Eastwood or sa Mega Mall. So sana meron. Sige, update ko kayo later. Hirapan talaga ako maghanap. Kuya, meron ba tayo dito ng ano, barbers? Barbers. Bukod dun sa baba? Yung barbers dun sa baba? Barbers na. Wala nang iba? Try nyo po sa mga. Wala. Wala.
Alright, so medyo nahihirapan tayo maghanap ng barbershop na malapit dito sa May Robinson's Metro East. Meron isa sa baba, kaya lang sobrang dami ng tao. So siguro punta tayo sa Santa Lucia. May nakapagpupupet. Okay, so meron tayo isang nahanap dito na barbers. Top Brass. Dito sa may bandang Robinson's. Kaya lang daming tao. So waiting ako ng mga... Maghihintay lang ako ng mga ilang oras pa. Siguro mga... kulang-kulang isang oras kasi waiting na di mama. Wala na talaga ibang mapupunta ang barbers dito. Kaya siguro wait. Okay, so napagpad na tayo dito sa may fix. Kasi alos wala sila ditong barbers. Isa lang ang barbers nila na meron dito sa baba. Yung Tops Brass na barbers. Although hindi ako masyadong sanay pagdating sa pag magpapagupit ako sa bench kasi more on style sila. Pero tinanong ko muna kung kaya nila mag-barbers kasi kung hindi baka maghintay na lang ako dun sa baba. Wait natin kung pwede. Kaya nila ate mag-barbers. Okay, Sir Robert, sir. Joel. Arunin. Sige, meron naman. Carry daw niya mag-barbers. Try natin. Sige po ate. Pangalan na lang sa'yo. So dahil wala akong nakita barbers dito sa Robinson's Metro East, nauwi ako sa bench sticks. Although nagpapagupit naman ako dati dito, kaya lang the last time I remembered, nandito ako. Parang high school pa ata ako, nung nakatira pa kami sa Quezon City. Siguro dahil nung nag-college ako or nag-start ako mag-work, hindi na ako nahilig sa mga style-style or yung mga parang art-art na ginagawa. Pero marunong naman sila dito mag-barbers. Actually, kung magagawin kayo dito sa Metro East, meron naman silang isa na nakita ko sa baba na barbers. Pangalan, Top Brass. Pinituran ko, ipopost ko mamaya. Although, sa linggo kasi ngayon, so ang daming tao. Siguro panglima or pang-ani. And, hindi na kaya mag-wait, pagod na ako kasi may pupuntahan pa ako mamaya. So far, happy naman tayo sa gupit natin. Ayan. Although hindi ko nais ako tuparan yung gusto ko na
barbers, dahil walang barbers dito sa Metro East, pero okay na rin kasi may bench fix naman. So at least nakapagpagapit tayo na may importante para makapasok kayo tomorrow. So next time guys, magpupunta kayo ng Metro East at maghahanap kayo ng barbers. Wala masyadong barbers dito. Meron dito isang barbers na top brass at saka bench fix. Pero kung gusto nyo talaga ng barbers, huwag kayo masyadong pumunta dito ng weekends. Kasi pag nag-weekends, ang daming-daming ka. Alright, so, pauwi na ako guys. And thank you sa pagsama sa akin. This is Josh once again. And thank you, signing off.